Taong 2016 po, yung unang pagkapanalo po ni Congresswoman Sara Elago, isa po ako dun sa mga kabataan na nangampanya po ng Kabataan Party List. Bakit? Kasi po, di ba, 2014 po na-recruit ako hanggang 2015, 2016. Pagka 2016 po ng April and May, dahil po bakasyon siya, ang ginawa po sa amin, kami mga LFS, lahat ng mga kasamahan kong anak bayan, na mga membro na din po ng Kabataang Makabayan, binasahan po nila kami ng pag-aaral po namin na tungkol po yun sa revolutionary dual tactics na kinakailangan na hindi lang po yung armadong pakikibaka ang palakasin namin, kung hindi, kailangan din naming pasukin ang gobyerno para pabagsakin ang gobyerno. Ang ibig sabihin, kinakailangan din namin makapagpanalo ng mga party list o ng mga senador para yun po yung magsisilbing susi namin para mapabagsak ang gobyerno. Ngayon po, isa po ako dun sa mga kabataan 2016 po, kinampanya po namin yung kabataan party list. Itong mga party list na makakaliwa ay talagang mayroong ulterior motive na papasok sa gobyerno para sirain ang gobyerno? Opo. Yun ang ibig mong sabihin? Opo. Kasi po ano, personal ko po yung karanasan. Wala po akong pinagbatayan na karanasan ng iba. Personal ko po yung naranasan. Kung paano po kami ginamit na hanggang gabi, nagdidikit po kami sa mga pader ng mga poster ng Kabataan Party List dahil alam naming illegal. Kaya ginagawa po namin yun tuwing gabi. Ay, sige, go ahead, Ms. Yung tanong po ninyo kung kinukumpirma namin na gusto nilang pabagsakin ng gobyerno, kumpirmado, totoo po yun, lahat kami. Sino sila? You're referring to? Yung mga ka-printing organisasyon na nag-recruit po sa amin, ang intent po lahat niyan, pabagsakin ito. So, yung front lang, hindi kasama yung party list. Kasama mo party list. Kaya nga po nila pinasok ang political mainstream arena para magkaroon sila ng legal face.